Pag ito si Ryan Garcia na upset ni Mercito Gesta, matatawa na lang ako at huwag niyo ako tawanan ha. Posible po mangyari yan. Sasabihin ko sa inyo at may ikakwento ko sa inyo tungkol sa mga ganitong bagay. Powcast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. So sa trabaho ko po, may mga nakakausap tayong manager or promoter. And sometimes may nakakausap tayong mga taga-ibang bansa na manager. Kwento ko lang to ha, bago ko pag-usapan nyo kay Mercito at saka kay Ryan Garcia. May isang manager at saka promoter, foreign to, taga-ibang bansa, puti, no? Sabi niya, hinding-hindi na daw siya kukuha ng Pinoy para sa tune-up or activity fight. Alam mo kung bakit? Kasi pag Pinoy, kahit gaano kapangit ang record, ay natatalo pa rin yung bata niya kasi may mga power, may mga knockout power. At yun daw ang medyo nakakakaba pag tune-up fight eh Pinoy. Ngayon, balik tayo kay Mercito Gesta. Aminado tayo. Itong si Ryan Garcia at saka si Gervonta Davis ay may laban sa April or May. At sila po ay kumuha ng kani-kanilang mga tune-up fight. Pangit sabihin, pero parang ganun ang nangyayari. Nakakabastos na nga sa mga kalaban nila kasi may mga kalaban sila this January, pero silang dalawa nagpapatutsadaan. Ngayon, itong si Gervonta, kinuha si Humberto Garcia, no? Tapos ito naman si Ryan Garcia, he's fighting Mercito Gesta, a Filipino, 35 years old. And of course, kilala natin ito, we'll really support him because this is a big, big opportunity for Mercito Gesta. So ang tanong, kaya ba ni Mercito Gesta maka-upset? And I say upset because alam naman natin, lamado si Ryan Garcia halos sa lahat ng bagay. No, lalo na sa promoter. Pag umabot sa desisyon, alam mo na. Kaya kung ako si Mercito, and I'm sure Ryan Garcia also likes to finish this by knockout, they'll go for a knockout. And I'm saying this, at 35 years old, at dalawang, yung huling laban niya, that was a good fight against Joel Diaz. It was a unanimous decision win. I think he deserved this fight. And, there has been a talks before na makalaban siya ni Ryan Garcia. Finally, it's happening. And I think my chance, it's not big, to be honest with you. But matatawa ako pag naisahan ni Mercito Gesta itong si Ryan Garcia kasi posible lang naman talaga. Yun yung sinasabi ko sa inyo. One punch can change the game. So, and also, if Mercito wins this one, it is gonna be very big for his career. Undefeated itong si Ryan Garcia. Wala pang nakakatalo dito at 23 wins. Yun lang talaga. Medyo, it will be a tall task. But sana nakapag-focus. At the thing is, nasubukan na to si Ryan Garcia kasi sa good level fight. Say, yung medyo 3 stars, 4 star fight. And Mercito Gesta had his share of those kinds of fight. Kay Linares, medyo hindi siya, hindi siya nanalo. Kay Juan Rodriguez, hopefully this time, mas may mapakita siyang mas maganda. You know, even if he lasts for 12 rounds, I think it could still be an emotional victory. But we hope, ma-upset sana si Ryan Garcia. Pero parang medyo malabo talaga. Ano sa tingin nyo guys? Pwede ba ng Pinoy? Supportahan po natin.